Pili sa patuloy na pagdami ng mga nauhuli at sumusukong dawit sa illegal na droga at iba pang uri ng krimen, siksikan ngayon ang mga kulungan sa bansa. Isa rito ang Quezon City Jail. Mula sa dating 500 preso ngayon, pumapalo na ito sa halos 4,000. Si Sofia Okot sa detalye. Sa mga kuhang larawang ito ng Agence France-Presse, makikita ang mga nagsisiksikang inmate mula sa Quezon City Jail. Kuha ang mga ito sa mismong covered court ng kulungan na ginawa ng tulugan ng mga preso. Naokupa na rin maging ang mismong mga hagdan dahil bawat baitang meron na rin natutulog. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, 800 lamang ang kapasidad ng buong kulungan. Pero sa ngayon, aabot na sa 3,884 inmates na ang nakakulong dito. Ito raw ang problemang matagal nang idinudulog ng Quezon City Jail at BJMP. Ayon kay BJMP spokesperson Jail Senior Inspector Xavier Solda, ilan sa nakikita nilang solusyon ay ang pagpapabilis ng paglilitis ng korte sa mga nakabinbing kaso. Partikular na dito ang pagdaragdag ng mga korteng humahawak sa mga kaso. Aabot sa 10 hanggang 15 taon ang itinatagal ng mga kaso, depende sa kung gaano ito kalaki. Dagdag pa ang kawalan ng kakayanan ng mga akusado na makapagpiyansa. Nakakalungkot kasi dito, karamihan sa mga inmates na nakukulong natin, na nagiging sanhiden, no, ng pagsikip ng mga kulungan, ito yung mga petty crimes lang. No? Ito yung mga nagnakaw lang ng saging, nagnakaw lang ng tinapay, dahil ito yung mga gutom. No? Tapos wala silang pampiyansa. No? Marami sa kanila, kailangan lang 1,000 pesos, 1,500, eh nakukulong sila ng buwan hanggang taon. No? Binubuno nila yon. So ito yung isang malaking problema na tinututukan namin ngayon. Sa pag-upo ng Administrasyon Duterte at pag-igting ng kampanya kontra kriminalidad, tumaas pa ng 5% o katumbas ng nasa 200 inmates ang nakakulong sa QC Jail. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology, ang kapasidad nitong buong seldang ito ay abot lamang sa 100. Pero sa pag-upo ng Administrasyong Duterte ay umaabot na ito sa 361. Ayon sa BJMP, inaasahan pa nilang tataas pa ang bilang na ito dahil sa pinaigting na kampanya ng pulisya kontra kriminalidad. Sa sobrang dami at siksikang mga selda, salita na daw ang pagtulog ng mga preso. Ikita po natin paggabi dito, magtabi-tabi po sila lahat dyan. At nakahiga, kung nakatagilid man, as long as magkasya sila. Hanggang sa labas po, hanggat may mahigaan sila, pwede na silang ma-utilize nila lahat ng mga lugar. Ngayon nun magkakaroon tayo ng salitan lalo-lalo na kung tagulan. So kung walang matutulugan sa labas, sa ibang lugar, ngayon, salitan, shifting ang mangyayari, ang pagtulog nila. Ang iba, wala talagang tulog. Nagkakahawaan pa daw kapag may sakit, kabilang na ang TB, dahil magkakatabi lang daw ang mga ito. Ang iba, yung may mga hindi yan, hindi na sa task, may solution. Pero yan, nagkakahawa ka ba sila? Hindi po. Bali po, pag binaba sila, medyo okay na sila. Okay na. Kasi sa task po, ilagang nagkakahawa. Patuloy naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng kulungan sa local government ng Quezon City, kaugnay ng planong pagtatayo ng bagong pasilidad na kayang i-accommodate ang libo-libong mga preso. 8 bilyong piso ang kinakailangang pondo para sa itatayong bagong pasilidad para i-accommodate ang nasa 50,000 inmates. Una, parang sabihin mo, parang mga kriminal sila at parang makasalanan sila lahat. Pero kung nakikita mo yung sitwasyon, inosente pa rin sila. Hindi pa naman sila convicted. So makita mo, kailangan natin ito yung tulong. Hindi sa whole of nations government approach na magtulong-tulong bawat ahensya. Hindi lang yung government, kundi non-government organization na pagtuunan ng pansin tulad ng ICRC. Pagtulong-tulong lahat na masolusyon natin yung problema na ito. Hindi naman kaya lahat ng gobyerno rin. 50 pesos kada araw o katumbas ng 16 pesos per meal ang budget sa bawat preso. Kulang na kulang daw ito, kaya naman hiling sa pamahalaan ng mga opisyal ng QC Jail mabigyan ng kagyat na pansin dahil nananatiling akusado pa lamang ang mga ito at hindi pa napapatunayang may sala. Sofia Okut, IM1 with 25.